Welcome to another vlog. So today, magninegosyo muna ako. Bali, gumagawa ako ng ice candy. Yan. Kasi naubusan na kami ng ice candy sa ref, and yung mga bata nagtatanong na kung may ice candy daw o wala. Kaya yun, nag-decide ako na gumawa na ulit. Kasi inistop ko yung paggagawa ng ice candy. Gawa ng simula nung nag-ulan, ayan, nag-ulan ng yelo dito, pinhaga mag-ulan ng yelo dito. So, inistop ko siya kasi medyo malamig yung panahon. So, inistop ko yung paggawa ng ice candy. Kaso, yung mga bata, maya't-maya, nagtatanong kung may ice candy, kung may juice ba daw. Kaya yan. Kaya, gawa ulit ako ng ice candy. Bumunta! Bali, mango flavor to. Yung binibenta namin dati is pineapple flavor, pero ito kasi is mango. Sisunan ko lang. Oh, lata. Kitikan kita. Pero kitikan. Pero mudhun na ya. Pero kaya, o sige, kitikas lo. Let's. So, ayan na yung ginawa naming ice candy. Bali, gawa namin. Tinulungan ako ni Asis maggawa. Yan. Bali, 68 pieces. Sabi ko nga, bakit 68 pieces lang e 5 liters yung ano. Pero, yan yung ginawa namin ngayon. And today, guys. A few moments later. Magluluto naman ako ngayon ng binangkal. Ayan. Ang binangkal ay delicacies daw or sweets ng mga taga Visaya region. So, itry natin magluto ng binangkal. Sana maging successful ang binangkal ko. So, meron ako ditong 2 cups of flour. And of course, kailangan natin ng 1 teaspoon of baking soda and baking powder. Pero dahil nga wala akong baking powder, so baking soda lang ang gamitin natin. And 3/4 cups of sugar. Kailangan din natin ng 2 tablespoons of oil, and kailangan natin ng 1 cup of milk, and yon. So, pag-haluhaluin muna natin yung mga dry ingredients. So, meron ako dito 3/4 cup sugar, lalagay natin yan. Yan, of course, 1 teaspoon of baking powder. Tansya-tansya na lang, guys. Tansya-tansya na lang. Ayan. Tansya-tansya. So, mix lang natin to. Then, separate bowl. I-mix naman natin yung liquid ingredients natin, which is yung milk and yung oil. So, sa separate bowl, guys, i-mix naman natin ang ating liquid ingredients. So, yan, meron akong milk. And, maglalagay tayo ng 2 tablespoons of oil. Ayan. So, i-mix lang natin and i-mix natin siya dito. So, ayan guys. Ito na yung ating liquid. Ihahalo lang natin dito sa ating flour. So, unti-unti.
Yung butter natin guys, at ito yung ating sesame seed. Dapat ang sesame seed hindi siya roasted, pero wala kasi sa tindahan roast. Etong sesame seed na roasted lang ang available, kaya ito yung binili ni Asis. Ayan. So ang gagawin natin is ayan, kukuha tayo ng teaspoon, sabi dun eh, teaspoonful daw, tapos bibilugin. Yan. Ibibilog lang natin, tapos saka natin siya pagugulungin sa sesame seed. Di ko alam kung tama yung, pero tignan natin guys. First time kong gumawa ng binangkal. Ayan. Yung butter ko medyo malapot yata. Ayan. Bola style. Ayan. Tapos i-deep fry daw. Ifra-fry natin. So, tingnan natin guys kung magiging successful ang aking binangkal. Oh, hindi pa mainit ang mantika. So, ito na ang aking binangka. Hindi ko alam guys, hindi siya naging circle yung prinito ko. Naging flat naman na siya. Tingnan nyo naman. Hindi maganda ang roasted sesame seed. Kailangan talaga yung hindi siya luto. Kasi tingnan yung itsura niya. Umukha siyang sunog. And tingnan nyo. Hindi siya circle. Di ko alam kung bakit nag-flat siya habang priniprito. Dahil siguro prinipress ko para maluto yung sa loob niya. Pero sabi naman ni Ama, masarap naman daw. Kasi nagtitina si Ama. Binigyan ko siya. Sabi niya, masarap naman daw. So, ang aking version ng binangkal, iba itsura ng aking binangkal. Hindi siya perfect circle. So, yun guys, sabi ko, yung niluto kong binangkal is flat, hindi siya bilog, and akala ko hindi siya masarap. Pero sabi nila, dahil kumain sila, masarap naman daw. Pero flat
yung aking binangkal. Sana next time ma-perfect ko na. Yun. And ayan, katatapos lang namin magmerienda. So, hindi ko na pinakita sa inyo yung tasting kasi nung naluto ko, sabi ko tikman nyo kasi parang hindi siya masarap kasi sunog yung sesame seed na nilagay ko. Hindi maganda yung sunog na sesame seed na inilalagay pala. Kaso wala kasing available guys na hindi roasted na sesame seed. So yun, pero okay naman, nabusog naman kami sa merienda namin ngayon. Naubos naman yung naluto ko kahit ganun yung pagkakaluto. So yun guys, and ayan, kumukulog na naman. Alam nyo ba na simula nung umulan ng yelo, ganyan, sunod-sunod ng ulan dito, parang nagiging tag-ulan na sa buwan ng April dito, parang nagiging tag-ulan na dito. Kasi umaga, umuulan, sa hapon, uulan, na araw lang ng konti, uulan na naman. Ganun yung panahon dito guys, kakaiba. So, shout out muna ulit ako kay Miss Rachel May's channel. Hello to Ali Hoke, Alia, Quanzon, family, Ate Fe, and Ate Nadja. Hello to Miss Sheila Olais. Hello to Rowena Isabel Mascardo. Hello to Arlumeiko. Hello to Mr. and Mrs. Maya Jimenez. And hello to Shell Grace Galiato. Yan. And yun nga. Oh! Ha? Where? Okay. So, ayun. And itong uncle ni Asis, binigyan siya ng manok. Sabi ko, anhin natin ang dalawang kilong manok. Ang dami. Kasi, natatandaan nyo yung ano, natatandaan nyo yung niluto kong lechong manok sa kawali. Nagustuhan nila guys. As in, nagustuhan nila. Ngayon, sabi ni Asis, magluluto daw ulit. Kaso ang binili niya, dalawang kilo. Sabi ko, isang kilo lang. Kaso sabi daw ng uncle niya, sige, kunin mo na, kunin mo na, kunin mo na. Ay, nako. Ayan, so, ayun na naman. Kasi nagustuhan nila, lechong manok sa kawali. So, magluluto ulit ng ganun klaseng pagkain. Kaya lang, guys, ano siya, hindi siya buo yung chicken. Half-half. Yung kalahating ganyan. So, sabi ko, sige na nga. Kaya sabi ko, manok na nga last time. Yun nga, yung niluto. Yung sa chicken biryani, diba? Manok na nga yun. Nung Mother's Day, tapos manok na naman. Kaya sabi ko, sige na. So, yun guys. Sa ano pa ba? So, yun lang for today. I-end ko na ang aking video at kumukulog. Mukhang uulan na naman. So, hindi ko sure kung makapag-upload ako mamaya. Or kung hindi man mamaya, baka bukas na. So, see you on my next vlog, everyone. Bye! God bless us all!